Good evening. Ari na naman kita sa aton nga midweek service. Para sa aton nga pag-start, if you have your Bible, please open it in Romans 12, verse 2. So, kung ready na, pagbabasahon ko. Romans 12, verse 2. And be not conformed to this world, but ye transformed by the renewing of your mind, and ye may prove that what is the good and acceptable and perfect will of God. So let us pray. Father God, salamat sa another day nga gidugang sa among life. Thank you sa sininga time, and salamat sa pag-provide sa among mga needs, and salamat gid Lord sa great love nga ginapabatyag mo sa amon. And Lord, salamat sa sininga time nga ari naman kami maka tuon sa imong pulong, and use me as your mouthpiece, O God. And tagaay kami isang teachable heart and mind na maintindihan namo na imong pulong. In Jesus' name, amen. So, what a day. Kalabanan sa atong subong is, ano, kapoy sa atong yung mga studies, especially sa mga students nga paresamon. Nga, grabe ang, ano, mga requirements, exams, then left and right sa mga teachers din nga prepare sa mga exams and sa mga lessons na ginahatag nila sa ilang students, and sa mga workers din sa mga business. So let's go back to our topic. And be not conformed to this world, but ye transformed by the renewing of your mind, that ye may approve what is that good and acceptable and perfect will of God. So, a dictionary definition of renew would be something similar to make new, bago. Tapos, restore freshness, life or equality, or to make spiritually new. Ibibigay po akong situation na gaya po sa atin ngayon, sa nasabi ko kanina, yung most of us ngayong panahon, eh, kahit tingnan natin sa social media, panay-post nila na, sana makapunta kami ng sea or beach, I miss vitamin C, mga ganyan-ganyan yung mga pinupost nila. So, yun po, dapat kasi sa atin, nagkakaroon din po tayo ng pagpapahinga. Kaya po sa sinabi dito na make new or restore freshness. Eh, paano ka masasabing fresh pag uwi mo galing sa school or sa opisina, parang lantang gulay ka na. Kahit na pagpansin lang sa anak mo, halimbawa nakauwi ka na sa bahay niyo, tapos, ay ma, magandang hapon. Ikaw, yung mukha mo, naka-sad face, tapos parang wala kang energy. So, sinasabi po dito, na kailangan magkaroon tayo ng refreshment, physical renewal. Gaya sa sinasabi sa Exodus 34, verse 21, we should rest. Yun. Pagpapahinga, kasi kailangan din ng katawan natin. Before po ako nakapunta dito, balik dito sa Bialong, dati, sabay kami ni Pastor Raymond nag-take ng entrance exam dyan sa SBC. Tapos, pagkatapos nun, naisip ko, sino kaya magpo-provide ng mga kailangan namin, ganun. Tapos, paano namin ma-cope up yung mga lessons, kasi ilang years din kaming naka-stop ng pag-aaral. Tsaka yung mind baka namin is hindi na sharpened, hindi katulad sa pag nasa school ka palagi or sa paralan, na yung pag-iisip mo is madali kang maka-adapt or makasabay sa lesson. So, ay iniisip ko, yun talaga, yung first, kung paano ako maka-cope up, yung mga pangangailangan, kung kaya ba namin to, yung agat ng ganyan. So, why mind?
Bakit mind yung sinasabi? Kasi yung mind natin, kaya nga po siya nilagay dito ng Panginoon sa taas ng ating katawan para siya po yung may control. Kasi minsan tayo, nilalagay natin yung mabawa sa mga decision makings. Nilalagay natin dun mula sa ating emotion, yung feelings natin. So, nakakalimutan natin na sinasabi dun sa Psalms na yung heart pala natin is deceitful. Kung mag-base tayo dun sa emotions natin, hindi maganda yung kalalabasan o yung resulta. So, sa mind po, confession of sin in itself is not enough to able the believer to automatically walk in the Spirit. He must be then become a yielded instrument for God's service. Yung sinasabi ko dito is, dapat maging instrumento po tayo sa service kay God. What is to be yielded is simply Himself. Sinasabi po sa Romans 6:13 and sa James 4:7, this involve both action conceived in the mind. In the mind are carried out and with the mind that they are formulated. Stated another way, that which is conceived in the mind is carried out in the body, thus one's whole being must be presented by decisive act of will to God, His service. Yielding must not be thought of simply as the willingness to do some specific thing. Rather, it consists of dedication by a person to do whatever God commands. Yung dedication po, so dapat ikaw yung mismong may pagkukusa para sa pinapagawa po ng Panginoon sa atin. And yielding leads not only to dedication but also can result. Ito po ah, yielding leads not only to dedication but also can result in separation. Be not confirmed, sinasabi ko dito sa verse 2. Be not confirmed to this world, since the world is resolutely opposed to God. One cannot its lust and act the same time to the will of God. Yan po sinasabi sa 1 John 2:7, 15 to 17. Babasahin po natin sa 1 John 2:7, 15 to 17, kung bakit po na dapat First John chapter 2 verse 15 to 17. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Sa 16, for all that is in the world, that the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father but is of the world. Sa 17, and the world passeth away and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. Yung ginamit po dito na description is lust. Pag sinabing lust, ano po yung nasa isip natin? Lust. Strong sexual desire. Or, yung sinasabi niya dito, bakit lust of the eyes? Yung sinasabi niya dito is strong desire for things you deeply crave. Kumbaga yung strong, yung kagustuhan mo mismo, yung pag-crave. Yung gaya sa sinasabi ng iba na, ay, nag-crave ako ng ganito, ganyan. Mga cake, ganyan. So parang yung sariling kagustuhan niyo po ang pinapairal mo. Yun kagaya sa movie ngayon, so yung movie series na Squid Game, kung sino nakakaalam niyan, o diba? Pinapakita po doon yung strong desire nila sa para sa pera. Di ba may malaking pabuya doon para sa isang winner? Yung sinasabi doon, nakikita po doon sa game na yon na yung spirit of mammon or the love of money na kayang gawin yung kahit ano para lang mapalunan yung ano yung malaking price na pera. So, na which is hindi po dapat. The same word translated conformed
Here is translated as fashioning. Sa 1 Peter 1:14 na dinedescribe niya dito, isang description niya dito ng fashioning is ignorance or kawalang kaalaman. Isa din po kasi sa nagiging ignorante yung tao is yung mga pangyayari or mga events sa mundong ito, dun po tayo nag-base. Dun po tayo nag-base para po mag-look forward kung ano bang yung mangyayari sa akin, para sa future ko. Dun po tayo nakabase. So, which is hindi dapat kasi dun po tayo nagkakaroon ng walang kaalaan, yung tinatawag na mangmang. Kasi dapat, instead of tumitingin tayo or tumingin tayo dun sa mga experiences, sa mga pangyayari or sa estado ng buhay ng iba, eh dapat is mag-focus tayo sa word ni God. Yun po yung nagbibigay, which is nagbibigay po sa atin ng kaalaman. So the concept of separation involves being unfashionable in spirit, dito na po, thought, yung pag-iisip natin, yung values and action according to the world standards. One reason po kasi na nagiging depressed tayo mga tao, accept din natin yan, maski sa sarili ko mismo. Eh, gaya po doon sa nakasabi sa Psalms 20 verse 7 na some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. Yun po, abang po kanina may kinakausap po akong kapatid, syempre humingi ako, ano bang yung pagkakaintindi mo dito sa ganitong verse? Eh sinabi niya po, some trust in chariots and some in horses. Mostly sa atin po ngayon is, hindi po tayo nag-base on Bible. Naging ignorante po tayo sa Bible. At yun po yung masakit na katotohanan na nangyayari din po sa atin, Christians, na dapat is sa Bible tayo mag-base. Some trust in chariots and some are horses. Yung mga chariots dito, symbolize as sa mga katayuan natin sa buhay, sa mga achievements natin. Gaya ng sinabi ng kapatid natin na nakausap ko is chariots. Yung nakasakay kasi doon dati sa kung i-base natin sa mga sa history, yung chariots po is yung nakasakay po doon is dapat is mataas yung rank ko. So, kung titingnan din po natin ngayon sa buhay natin, yung mga achievements natin, nasa halimbawa, doctorate na tayo. Then, mga general, ganyan. Nasa mataas na estado tayo eh. Then, yung mga nakasakay dun sa chariots is may mga frontmen yan sila. Kumbaga, mga private army, kumbaga. So, before sila masasalakay ng kalaban, before sila or maka-encounter ng kalaban, may mauuna muna yan. Hindi yun sila. Kumbaga, may command sila dun sa mas mababa yung posisyon sa kanila. Horses. Yung horses po is, yun din po yung dun sila nag-base sa pagtakbo ng kanilang, sa pagpapatakbo ng buhay nila. Yung chariots po is may mga gulong. So, sa pagpapatakbo ng buhay nila, nakabase din po sila dun sa mga horses kung paano ang bilis, ang takbo, or yung directions. So, dito, but we trust in the name of the Lord our God. Yun yung maganda sa atin ng mga Christians. Dun po tayo nag-trust dapat at dapat talaga na dun tayo mag-trust sa pangalan ng ating Panginoon na siya po yung nagbibigay sa atin ng guidance. And finally, yielding includes transformation of the mind. This work is said to be accomplished through a lifetime of renewing the mind. Kumbaga, lifetime. Nasa proseso po kasi yan, yung transformation. Yung iba po is, sinasabi, gusto nila, yung halimbawa, isa sa family member nila, sinasabihin, ay, magbago ka na, ganito, ganyan. Dapat,
baguhin mo yung ugali mo na pag na gumaganyan, which is hindi po pala dapat. Na nasa proseso po 'yan, kumbaga lifetime of renewing. Proseso po. Na remember ko po yung sinabi ni Pastor Benny nung Sunday na hindi po dapat yung tayo yung ang role natin is hindi dapat na tayo yung magbabago sa kapwa natin, kundi ang role natin is mag-love. So ang bahala na po sa pagbabago na yun is yung Panginoon at saka yung Holy Spirit. So why mind? Balik po tayo sa topic. Man's mind has been darkened by sin. Sa Romans 8:7, it talks about carnal mind and enmity against God. When you say carnal mind, yung flesh desire, kagaya sa sinabi ko kanina doon sa movie series na Squid Game, yung flesh desire, yung mindset nila or pag-iisip nila na doon nakafocus sa price na malaking pera. Enmity means pakikipaggalit laban sa Panginoon. So, dapat ito yung baguhin natin na yung carnal mind dapat is mawala sa atin, dahil yung carnal mind na yon is pakikipaggalit pala yon laban sa Panginoon, which is hindi dapat at iwasan po natin. Sinasabi din dito sa Colossians 1:27, and you were sometimes alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath he reconciled. Ito po yung maganda. Dati is ito. Nung wala pa po yung love, na, hindi pa po natin na-encounter yung love ni God, ganito po yung ating mindset. So, nung nagka-relationship na po tayo, ito, yet now hath he reconciled. Sa pamamagitan po ni Jesus Christ, yun, nagka-reconcile po tayo yung relationship natin between sa Panginoon at sa atin. And this mind must be brought to the place where it thinks as God thinks. Ito din po yung na-remind din po ako sa lesson namin dito sa kay Ma'am Melts, na dapat pala yung pag-iisip, yung mindset natin is inline din po natin doon sa pag-iisip ng Panginoon para sa atin. Kumbaga, yung will natin, hindi dapat yung will natin yung pinapairal natin, kundi yung isipin po natin kung ano po yung will ni God para sa buhay natin. Kasi mostly, iniisip natin, ano kaya yung will ni God sa buhay ko? Yung dapat palang tanong doon is, ano po yung will ni God? Then, yung life natin is, yun, i-adjust natin para doon sa will ni God. In Ephesians 4:23, and be renewed in spirit of your mind. Mind pa rin yung sinasabi. This renewing is said to come especially through prayer to God in everything. Then, sa Philippians 4:6-7, sinasabi din dito na peace na di masasayod ng pag-iisip and through constant meditation on the Word of God. Kaya po sa natakil natin yung last week na yung meditation sa Word of God para sa atin is para tayong isang halaman na nasa tabi ng river na hindi nag-dry up yung mga leaves. Then sa Psalms 119 verse 1, sinasabi din dito is, blessed are the undefiled in the way who walk in the law of the Lord. This transformation is a lifelong process. Gaya po ng sinabi ko kanina, it's a process. And that will not be completed until we are with Christ. Dun po. Then sa Philippians 1:6 and 1 John 3:20, babasahin po natin sa Tagalog yung 1 John. First John 3:20. Ito po. Sapagkat kung hinatulan tayo ng ating puso, ang Diyos ay lalong dakila kaysa sa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Along life's way, however, it brings a peace and delight or great pleasure that
can only came from having embraced the mind of Christ. Sinasabi din po sa Ephesians 5:8 na lumakad tayo bilang anak ng liwanag. Yun nga po, na-remember ko yung sinasabi dati sa akin ni Pastor Jasper na we should walk by faith, not by sight. Nagkausap po kami doon dati na nagtanong siya, this year lang ata yun o... Last year. Tinanong niya ako, Sean, kung may kukunin sa'yo yung Panginoon na isang sense, ano yun? So, nag-isip ako siya. Parang mabigat to na tanong. Ah. Sabi niya, sige, bibigyan kita ng enough time para mag-isip. Then, sinabi ko sa kanya, para sa akin, yung gusto ko is, ano, yung mawala kahit na, ano, yung pandinig ko. Sabi niya, bakit yun yung napili mo? Sabi ko naman, kasi sa panahon ngayon, pwede kang lukuhin ng mga tao. Alam mo, magtatanong ka saan yung direction may pupuntahan ka, kunwari. Saan po yung direction dito, yung ganun, ganyan. Sasabihin sa'yo, ganito. Kung hindi mo maririnig, pero in my age, sabi ko, kaya kong mag-read ng lips. Kasi dati nakakarinig ako. So, hindi niya ako maluloko. Tsaka pwede akong pwede akong tumingin sa kanya. Kumbaga, may mga makikita ka din kasi sa tao kung halimbawa niloloko ka or hindi. So sabi niya, sige. Para sa akin, sabi niya din, okay lang sa akin na kunin niya yung paningin ko. Tapos sabi ko, ha? Bakit? Paningin, eh, ang hirap nun. Sabi niya, you know what? We are not living by sight but by faith. Yun, parang nastanan ako dun eh. Parang okay, parang wala nang tanong-tanong pa. Then isa din na sa na encounter ko yung most of the people is naga-base dun sa law of attraction. Yun sa law of attraction, di ba? Kung ano yung nakikita mo o ano naiisip mo na nasasabi mo na nakikita sa ways mo, then nagiging ugali. Then, pagkatapos ng ugali, is nagiging character mo. Maganda siya. Pero you know what? The true secret is that God is in control. Yun po yung i-remember natin. God has a sovereign and perfect plan for us. The key is intimate relationship with Him. Thereby, understanding His heart and knowing His will. So, gaya po nung sa na-experience ko din po, gaya sa sinabi ko kanina, iniisip ko po, ang dami kong iniisip before ako nag-enroll dito. Kung, am I worthy? Sinasabi ko, hindi talaga na ito yung kukunin ko. Tapos yung inilista ko pa noon dati sa pag take ko ng entrance exam is education yung kukunin ko. Kasi para sa akin mabigat po yung yung BTHA. Then as time passed, pinapahiwatig sa akin ng Panginoon na huwag kang tumingin sa kakayahan mo. Huwag kang babahala kung anong dapat gawin mo, ganyan. While nag-travel po kami, sa papunta po doon, I was invited na maging MC sa wedding ng kuya ni Pastor Raymond. Tapos papunta po kami, grabe yung daan, grabe maputik. Tapos nakasakay po ako sa elf. Tapos doon po ako sa gilid. Then sa siding ng elf na yon, makikita ko po yung bangin. Tapos minsan yung paa ko parang maabot na po yung level ng putik. Tapos makikita ko yung bangin. Oh, gusto, Lord help me. Gusto ko pang makabalik dun sa pamilya ko. Ano ba tong napasok ko? Yung pumapasok sa isip ko eh. Tapos every time na may makita po akong yung habal-habal drivers, parang gusto kong
patigilin at sabihin na, bro, gusto kong sumakay sa iyo, pabalik sa amin. Bahala na yung program nun. Siguro kaya din naman nila yun na wala ako. Then, nakapunta ba? Sa awa ng Diyos, nakapunta din kami doon. Tapos natapos yung program. And then, pabalik na naman. So, naisip ko, ay, ito na naman. Trahedya. So, sinabi ko kay Pastor Raymond, bro, pwede bang ano, makisakay na lang ako dyan sa motor mo? Sinabi niya sa akin, okay lang naman, kaso yung nanay ko, ayoko rin mahirapan na ano, doon siya makikisakay sa elf na grabe yung andami namin doon, tapos yung init. So, okay, adjust. Siyempre, mas matanda yun, tapos si nanay niya pa. So, while nagabiyahe kami, eto na naman, dumaan na naman kami doon sa ano, sa bangin. Tapos, yun, makikita mo talaga. Tapos, habang ano, nag-pray ako, siyempre natatakot ako. Lord, tulungan mo naman ako na mawala tong fear ko, na grabe yung takot ko basta sa mga matataas na lugar. Yun, nagtanong po ako sa kuya, sa eldest nila, Pastor Raymond. Sabi ko, Cole, ano ba? Matagal na po ba itong bumabiyahe yung driver dito? Tsaka, matagal na po ba siyang nagmamaneha ng elf? Sabi niya, ay oo, kabisado niya yung mga daan dito. Tsaka, ano yan? Yung baga, tested na. So, dun po, naisip ko, parang may sinasabi yung Panginoon sa akin na sa buhay mo siya, hindi mo kailangan na ikaw yung mag-drive ng buhay mo. Dapat kasi, binibigay mo sa akin yung total trust mo sa akin. Eh, ako yung driver dito hindi ikaw. Yun nga. So, grabe. Mahagulgul po ako doon sa likod ng ano, ng elf. Tapos, buti na lang may hood yung jacket ko. Tapos, tabunan ko lang yung mukha ko. Tapos, may panyo. Grabe yung iyak ko. Yun po pala dapat . Bibigay po dapat natin yung total trust natin doon sa Panginoon. Tsaka, we should not live by sight, but we should live by faith. So, yun po. So, let us pray. Father God, we thank you sa pagbigay niyo po ng kalaman sa amin. And dapat po, let it, O God, na sa buhay namin din, ma-apply po namin sa mga buhay namin din. Makikita po yung development and transformation sa buhay natin. Sa pamamagitan po ninyo at sa word ninyo at sa kay Jesus Christ na pinadala po ninyo dito. And let it be, O God, na maghari yung love mo sa amin. This is what we pray in Jesus' name. Amen.